Ako po si Jel Miranda at kayo ay nanonood ng DOST FIVOX Update Bantay Bulkan. Apat na bulkan sa Pilipinas ang mahigpit na binabantayan ng DOST FIVOX. Ito ang Mayon Volcano sa Albay, Canlaon Volcano sa Negros Island, at Pinatubo Volcano sa Pampanga, kung saan nakataas ang Alert Level 1 sa mga nasabing bulkan. Samantala, nakataas naman ang Alert Level 2 sa Taal Volcano sa Batangas. Sa nakalipas na 24 oras, isa lang ang naitalang volcanic earthquake sa Mayon at sa Canlaon. Samantala, maraming naitalang paggalaw ng lupa sa Taal. Kasama na nga rito ang 252 volcanic earthquake, 17 volcanic tremor na tumagal ng 1 minuto hanggang 4 na minuto, at 5 hybrid events. Ibig sabihin po na hybrid events ay nakitaan po ito ng pagbasag ng mga bato na susundan ng pagdaan ng mga gas, tubig o magma. Nagkaroon naman ng moderate emission ng white steam-laden plume sa Mayon. Ito ay umabot ng 600 meters na makikita mula sa kanlurang bahagi ng bulkan. Bahagyaring mapapansin ang crater glow nito tuwing gabi. Ang Canlaon naman ay may moderate emission ng white steam-laden plumes na umabot ng 300 meters pakanluran. Samantala, may moderate emission din ng steam sa Taal na umabot ng 10 metro. Nakitaan din ito ng mainit na volcanic gas sa ibabaw ng lawa kagabi mula 6:30 PM hanggang 8:45 PM. Naglabas naman ng sulfur dioxide ang Mayon ng average na 80 tonelada kada araw. At 558 tonelada naman kada araw ang inilabas ng Canlaon. Ang Taal naman, may inilabas na 518 tonelada kada araw. Mayroon namang mga naitalang pag-angat at paglubog ng lupa sa Mayon simula pa ng nakaraang taon. Ang Canlaon naman ay may slight inflation o pamamaga ng lupa simula pa noong June 2020 na nagsasabing may posibleng aktibidad ng magma sa ilalim ng lupa. Gayun din ang Taal na mayroong mabagal at tuloy-tuloy na pamamaga ng lupa simula pa noong January 2020 kung saan huli itong pumutok. Ayon sa DOST FIVOX, maaaring nangangahulugan ito na may magmatic activities sa di kalalimang parte ng bulkan. Binabalaan naman ng DOST FIVOX na delikado pa rin sa isla ng Taal, kasama rin ang permanent danger zones at karatig pang mga lugar dahil may posibilidad pa rin itong maglabas ng steam, minor ashfall at volcanic gas na delikado para sa mga tao at hayop. Binabantayan naman ang Canlaon na nasa Alert Level 1 pa rin, lalo na ang 4-kilometer danger zones dahil sa pagtaas ng tsansa na magkaroon ito ng phreatic explosion kung saan usok at abo ang inilalabas nito. Samantala, kahit walang banta ng magmatic eruption ang Mayon, pinaiiral pa rin dito ang 6-kilometer radius permanent danger zone dahil posible pa rin ito magsanhi ng mga pagbagsak ng mga bato, pagguho ng lupa at paglabas ng mga abo. Binabalaan naman ang mga nakatira malapit sa mga ilog ng Mayon dahil sa posibleng pagbuo ng lahar kung patuloy ang pag-ulan dito. At karagdagang impormasyon, binabalaan naman ang ating mga piloto sa tulong ng Civil Aviation Authority sa Taal at Canlaon na umiwas munang lumipad malapit sa mga nasabing bulkan. Samantala, habang tumahimik naman ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon, itinaas naman ang Alert Level 1 sa Pinatubo ngayong buwan. Pero, paalala po ng DOST FIVOX, hindi naman ito nakikitaan ng agarang pagputok sa kasalukuyan. Para mas updated ka, i-follow lang ang mga social media pages ng DOST FIVOX at ng DOSTV. Laging tandaan, ligtas ka kung informed ka. Ako po si Jel Miranda at ito ang DOST FIVOX Update Bantay Bulkan.